Believe me well, ayon po sa pamaka, apostolic, deliver some Christ international, issue of Sonia, the project like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers and listeners dito po sa TGM Channel. Ang kapayapaan na babiyahin Diyos na isama sa ating lahat sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Na ito po yung lingkod, Presidente Maka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa araw na ito, una sa lahat kong pasalamatin sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Ngayon po tayo pinabayaan ng Diyos, mabat araw, patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon sa anuman na paraan. Ating pamuhay sa bawat araw, ang Diyos po ay nagtuturo sa atin na nakakabuti po sa ating bawat isa. Now, today is the January 6, 2024. Ito mga batid ay kalooban ng Diyos na sa mga araw na ito, matuloy po tayong buhay. Ayon po sa kanyang kalooban, sapagkat sinabi ng Biblia mga batid, na ang Diyos ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Na mga kapatid, sa Psalms 19 verse 3. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat araw. Sana po na huwag natin hayaan na masayang lang po ang mga panahon na binigay po ng Diyos sa atin. Na huwag kalimutan mga kapatid, ito po ating mga video na ating ginagawa dito po sa ating YouTube channel. So mga kapatid, i-like and share lang po natin, subscribe, and post the notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the word of God. Nga mga batid, ito po ating ginagawa sa mga taraw na dagdag kalaman lang po dahil po na hindi po natin alam paano ang hantungan ng bukas na ating buhay kundi ang Diyos lang po nakakaalam. Kaya sa mga taraw ay dapat natin pag-aralan ang Biblia at ating pakinggan ang mga utos ng Diyos dahil po sa pwede dito mga batid marami tayong matutunan upang na maitama natin at ipumuhay sa bawat araw kung talaga ang nakakabuti. Now naman natin minamaliit ang inyong kakayahan, inyong kaalaman. So ating ginagawa lang ay dagdagan lang po natin ating mga kaalaman sa bawat araw para po na hindi po tayo maligaw ng salimutan. Dahil po salimutan mga batid, mayroon talaga nagtuturo ng kasinulingan na palihim po na tinuturo nila ang nakakasira po sa ating pananampalataya. So tanda po natin, nagtuturo din sila ng mga huwad ng mga guro. Ayon po sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Ito mga huwad ng guro mga kapatid ay nagtuturo din sila. Pero palihim po na nagtuturo po sila na masisira na ating pananampalataya. Nalatan ng tao siguro kung magtanong tayo may pananampalataya. Subalit mga kapatid, kailangan pag-ingatan po natin at pananampalatayin po tayo madaya. Hindi po masira ating pananampalataya dahil po sa mga tagapagturo. Sapagkat binatunayan tayo ng Apostol Pedro in 2 Peter chapter 2 verse 1 ay mga batid ang sinabi ng Biblia na mayroon palihim na mga tao, ito pa nga huwag ituro na palihim po na nagtuturo po na upang masira lang ating pananampalataya. So tanahan po natin ang Biblia na patunay, nagtuturo din sila. Kaya dapat natin alam mga batid, tuturo at aral na ating ginagawa, ito ba talaga ang nais o kalooban ng Espiritu Santo? Ito yung kalooban lang po ng huwad, no? Kung huwad ng guro na tinatawag bulaan propita. So, kailangan mga kapatid, malaman po natin ito sa ating panahon ngayon. Talagang palapit na po ang panahon na paparito ang Panginoon sapagkat nakita na po natin ang mga palatandaan ng kanyang pagparito tulad ng digmaan, lindol, salot, may bagyo. So marami pang mga pangyayari, trahedya na natin inaasahan. Ito po ay kumakalas ng buhay ng tao. Tulad nangyari po sa Japan noong January 2 na talaga ang airplane po ng Japan Airline ay nakasagasa po ng maliit na Coast Guard airplane na 6 po ang passenger at talaga natuluyan talaga na sumabog. So yun po mga kapatid, inaasahan mapangyari kaya maghanda po tayo na sa bawat araw kailangan na paghanda po natin ating pag-alis sa limutan dahil po ang pinakamalaga itong pag-alis sa limutan natin, ito na po ang pagharap, no, sa ating Panginoon, ating kaluluwa na ito po talaga ay unang haharap. Pagkatulad ng mayaman na namatay ang mayaman at saka ang pulubi na si Lazaro, mayroon talagang lugar na kinalagyan nila. No, ganun din tayo.
dapat maingat po tayo mga batid. Sana po na mapaghandaan po natin ang lugar na ating pupuntahan, yung salasa na ating inasahan. Ito po ang paraiso ng inahanda po ng Panginoon para po sa mga tao masunurin at mapagtiis, no, sa ating kapanunan ngayon. Kaya ang ginawa natin mga batid, ito po ang mga video na ating ginagawa. Sana po huwag tayong magsawa. Support tayo sa mga video, i-like and share lang po natin ang Word of God, dahil po ito po ang nagbigay sa atin ng pag-asa patungo po sa kaligtasan. Ano man relihiyon natin ngayon na nasakupan, hindi ko po pinagmalaki ang relihiyon ko at hindi ko minamalit ang relihiyon ninyo. Ang ginawa lang natin mga batid na sana po mag-isa po tayo sa paggamit ng kaligtasan, na ito po ay nakahanda na po para po sa atin lahat na maging masunurin, sapagkat ang sinabi ng Panginoon sa Mateo Kabanata 7 talata 21, dahil po lahat na tumatawag sa akin Panginoon Panginoon ay makapasok sa kanilang langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. So mga kapatid, ang kaligtasan natin wala po sa relihiyon, wala sa ating bansag pastor Christian Manampalataya pari tagapagturo. Ang ating kaligtasan nasa pagtupad ng utos ng Diyos. Kaya kung sunin natin ang utos ng Diyos, kahit anong reliyon na ating dinadala ngayon, so magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Na kami po mga apostolic Believers of Christ International, ang aming ginagawa po ay patuloy lang po kami na nangaral, pinapahayag po namin ang ebanghelyo ng Diyos, sapagkat ito po ay aming katungkulan bilang pastor at bilang pinagkatiwalaan po ng Diyos ng kanyang gawain dito po sa sanlibutan. Kaya ginawa po natin ito mga kapatid, hindi po tayo hinihiram na ating kapwa, hindi po tayo gumalaki sa ating sarili. Ginawa po natin ito mga kapatid para lang po na ating maparatin ang mensahe ng Diyos, para po tayo talaga ay magkaroon ng pag-asa patungo po ng kaligtasan. Now, kahit ano po ang ating natutunan ngayon, tanda po natin mga kapatid, ano ang ating mga nalalaman ngayon ng salita ng Diyos, dapat ay gawin natin, sapagkat pag natin gawin ang ating natutunan at mapakinggan, so wala pa rin tayong maasahan na ganting pala. So kaya sinabi po sa Romans chapter 2 verse 13 na hindi po ang nakikinig ng kautusan ang pupalain, kundi ang tumutupad ng kautusan. Kaya mga kapatid, ito ginawa po natin na pinapangarap po natin ang salita ng Diyos at paano na matupad natin mga kapatid ang ating napakinggan, kasi hindi po ang nakikinig lang po ang pupalain, yung tumutupad ng napakinggan. Ito ginawa natin mga kapatid ay patuloy po tayo na nangaral ng Biblia at paano na ito po ay magbigay po sa atin ng pag-asa, kahit na po na hindi natin maiwasan. Magkamali talaga tayo mga kapatid, hindi maiwasan na makagawa po tayo ng hindi po sangayon sa Panginoon, dahil po sa ating pumuhay bilang tao, kung nasa katawan pa tayo, hindi maiwasan mga kapatid ang pagnanasa ng laman, dahil yan po talaga ang kaaway natin, no? Na itong sabi ng Sir Pablo na naglaban-laban ang dalawa, itong pagnanasa ng laman, itong hilig ng laman, at saka ang pamuhay po ng espiritual na itong pagsunod ng kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito po ating ginagawa, na sana po na wag natin hayaan. Hallelujah, na masayang lang po ang mga panahon na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, sana po pahalagaan natin ang salita ng Diyos. Bawat araw talaga na ating pamuhay, ito talaga ang pinakamalaga. No, meron man tayong na hinahangad, pinapangarap sa buhay. Pero mga kapatid, hindi naman sinasabi na naghangad ng harap po tayo, magkasala po tayo. Basta mangarap po tayo na kasama ang Diyos. Pero kung mangarap tayo at naghangad man tayo na gusto ang kanyang mga bagay, wala ang Diyos, baka po magkamali tayo, baka makagawa tayo na hindi po nakakabuti. Sapagkat mayroong mga naghangad ngayon, nangangarap po na hindi po namuhay ng matuwid at gumawa po ng krimen, gumawa po ng masama, pangnanakaw, so pang hold up, dahil po sa mga hinahangad, dahil po sa mga pinapangarap. Pero mga kapatid, dapat mangarap tayo una sa lahat. Unahin natin na paghanap ng kaharian ng Diyos, ang pagiging matuwid, at lahat ng bagay na ating pinapangarap ay idagdag na po ng Panginoon yan. Ayon po sa Mateo Kabanata 6, talata 33, na unahin muna ninyo ang paghanap ng kaharian ng Diyos at ang pagiging matuwid na mula sa Kanya, at ang lahat ng bagay na ating hinahangad ay idagdag na po ng Panginoon yan. So yung mga kapatid, ang pinakamalaga po, kahit na po kung mayroon tayong mga
pinapangarap hanggang ngayon na hindi pa natin nakamtan, huwag tayong mainis. Iparating lang po natin sa Panginoon ating mga inangad. Sa Mateo chapter 7, verse 7 up to 8, ang sabi ng Panginoon, kumatok kayo at siya'y pagbubuksan, humanap kayo makakatagpo, humingi kayo at siya'y pagbibigyan. Now, sapagkat ang sinabi sa verse 8, sapagkat ang kumatok pagbubuksan, at ang humihingi pagbibigyan, at ang humahanap makakatagpo. So, huwag na tayo mainis kung kailanman ibigay ng Diyos yan, sapagkat alam ng Diyos na ating mga hinahangad at pinapangarap ay para po sa kakabuti natin. Pero kung hangad natin na nakakasama po sa atin, ibigay ng Diyos yan, sapagkat alam ng Diyos ang mangyari kung mayroon ka na dyan, baka kung mga mataas ka na, baka makalimutan mo na ang Diyos na bibigay, kaya hindi talaga ibigay ng Diyos ang mga nais ng tao na nakakasama po sa tao. Pero kung ating nahilingan, ang ating hangad, nais natin na maging lingkod, nais natin makinig ng salita ng Diyos, nais natin na magkaroon ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos, so ibigay po ng Diyos yan. Kasi po, hindi po sa ating pasya, ang lahat natin nakamtan ay galing po sa Panginoon, ay po sa pasya ng Panginoon. Kaya mga batid, is sa Proverbs 16 verse 1, nasa tao ang pagpaplano, pero ang Diyos po ang nagpapasya kung ibigay ito hindi. So, alam ng Diyos po ang motibo ng puso natin bakit naghangad tayo ng mga bagay na nais natin ang kinin. Kaya dahil alam ng Diyos na kung magkakaroon tayo dyan, baka magmataas po tayo, baka hindi tayo kumilala po sa ating kamag-anak, hindi pa tayo kumilala sa ating mga ina, mga magulang, mga kapatid, dahil po na baka yumama na po tayo, baka po na hindi tayo marunong tumingin sa nakaibaba o nasa likuran. Kaya ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo. Kaya hanggang ngayon, baka hindi pa natin natanggap ang ating kahilingan. So isip-isipin natin kung nakakabuti ba talaga ang nating layunin sa mga bagay na ating hinahangad. Pero kung hindi nakakabuti, alam po ng Diyos na ayaw talaga niya. At dahil sa mga bagay, mapahamak po tayo. Kaya mga kapatid, ating ginagawa, dagdag kaalaman lang po, karunungan ng Diyos na pinapayag po sa atin. Ito po ay sinisira lang po natin ito sa ating YouTube channel o sa Facebook para po na kahit papano marami tayong matutunan at mapaghandaan po natin ang ating kalalagayan. At kung sakaling man tayo po ay alisin ng Panginoon sa limutan sapagkat sinabi niya, ako nagpapasya, kung kailan mamatay ang tao, binabalik ko siya sa lupa sapagkat sa lupa siya nagmula. Na kung gagawin na po ng Diyos yan sa atin, so alam ng Diyos kung saan ating kantungan. At alam ng Diyos na tayo po nagagad ng kaligtasan hanggang ngayon, kaya nga namuhay tayo ng maka-Diyos, matuwid, naging masunurin sa Diyos dahil po na yun talaga ang nais natin, kaligtasan. At sinabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa na gumawa ng katuwiran, hindi magkasala. Na dahil po hanggang ngayon, nagkamali talaga tayo, hindi tayo maging perfect, maayon ng Diyos talaga, naalisin tayo sa limutan na hindi talaga rapat-dapat sa kanyang karian sapagkat mahal tayo ng Diyos. At yun po ang hanggang ngayon, bakit ang Diyos po na natagalan? Kaya kapatid, bakit natagalan ang Diyos sa kanyang pagparito? Ayon po sa 2 Peter chapter 3 verse 15, ang sabi ni Apostol Pedro, alam ninyo, hindi pa bumalik ang Panginoon para bigyan ang tao ng panahon o pagkakataon na maligtas. So yun pala ang purpose na hanggang ngayon buhay pa tayo. Nakarating po tayo sa 2024, ayon po sa kaluban Diyos, January 6, 2024. Dahil po alam ng Diyos, bukas wala na tayo, alam ng Diyos, sunod na araw, o sunod na linggo, buwan, at taon pa man tayo sa limutan. At ayon ng Diyos na alis man tayo sa limutan, impyerno po ating kantungan. Dahil mahal po tayo ng Diyos, yun po ang dahilan na isinugo niya ang kaisa-isang anak niya dito sa limutan para po tayo na sumampalataya ay hindi mapahamak. Kundi magkaroon tayo ng buhay ng langgang. Ayon po sa John 3.16, is a common verse, mga kapatid, maliit pa tayo, siguro narinig na po natin yan. Kung kailangan alam natin, ano ang dapat gawin natin para mapatunayan natin na mayroon tayo panampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yan mga kapatid, tanaw po natin, lahat po ng manampalataya ay bautismado sila sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat nung nakumpisa ang bansang Kristiyano sa mga panahon ng mga apostol. Mga kapatid, mabasa po natin sa Acts 11:26 na nagsimula po ang bansang Kristiyano doon sa Antiochia, na ang panahon po na si Apostol Pablo, si Bernabe,
ay sila po nakikisama po sa mga manampalataya, tagasunod ni Jesus, sa loob na isang taon, at doon na-prove po ng mga apostol ni Bernabe na dapat silang tawagin Kristiyano dahil sa isang taon po sila nakipag-isa sa mga apostol sa pakikipag-isa sa pagpangaral magandang balita at pagiging pagtupad ng kalooban ng Diyos. At doon po mga kapatid, nabansag ang Kristiyano pagkatapos isang taon na kailang pagkakaisa na pagsamba, paggawa ng mga gawain na ating Panginoon. Ayun mga kapatid, ang ating kalagayan ngayon na bago tayo matawag Kristiyano, mga bautismado na tayo talaga sa pangalan po na ating Panginoon. Ayun mga kapatid, talaga ay ating nalalaman na sa bawat araw talaga ayan talaga ay ginawa po natin para po tayo talaga ay magkaroon ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. So yan mga kapatid ang ginagawa po natin. Ngayon na po kung hindi maiwasan talaga, nagkamali man tayo, meron tayong mga pangarap sa buhay na natin nakamtan, na minsan po ay tayo humarap ng paraan para lang po na makamit natin, pero huwag natin mainip, pasa Diyos lang po natin ang lahat. So pagkat sinabi si John 15 verse 5, wala kayong magawa kung wala ako. Ibig sabihin mga kapatid, huwag tayo mainis, huwag tayo mainip. Kung sakaling man hanggang ngayon ipaninakamtan ating mga kahilingan, so alam po ng Diyos na kinakailangan talaga natin yan. Na kung ang langgam, kung ang mga ibon, mga isda, anong klaseng hayop ay gumawa ang Diyos ng paraan para makakain lang po sila. Ano ba talaga tayo kahalaga na ginawa niya para sa kanyang kalatian? So malaga po tayo kay sa mga ibon, mga hayop, anong klase, isda o mga tanaman sa lupa, binigyan po niya na ulan para po ay lalago at manatili po siyang halaman at nakaganda sa ating paningin tulad ng mga bulaklak. Ito po ay dinigyan ng Diyos ng ulan para po ay siya po ay magdadahon o magbubulak para maganda po tingnan sa ating paningin. So ganoon din tayo, mas malaga tayo sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. Tayo po ang pinakamalaga na para po sa kanyang karian. Sa mga kapatid, nakatulong po itong mga video na ating ginagawa. So kalimutan natin mag-like and share lang po tayo. I-subscribe, i-post natin ang notification bell. So i-bell on na lang natin para sa bawat araw na mayroong mga video na ating gagawin tungkol sa salita ng Diyos ay kagad natin mapakinggan at masubaybayan natin ang mga sunod pa po ng mga video na ating gagawin. Maraming salamat po sa lahat ating mga viewers. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Tomaka, Apostolic Believers of Christ International, Sinentuas, The Grace of Jesus Christ, Be With Us. Amen.